Hey guys, welcome back to Awal. Ayan. Ito na naman, Awal channel. Okay, ulit. Welcome back to our channel. Ngayon guys, ay nandito tayo sa aking halamanan. Ayan, ang gulo. Oh. Parang malapit na namang umulan. So, mamadaliin natin. So, kung makakita nyo to, ay magpropropagate tayo ng Alocasia tigrina. Ayan, oh. Dami na niyang babies. Ang dumi ng kuko. Naghalo kasi ako ng lupa. So, kaya ang aking kuko ay marumi. Sorry naman. Dami niyang babies. Pagka babies, yan o. Pagka babies, ganyan pa lang itsura niya. Kumbaga, ito'y tinatawag na juvenile. Juvenile form. Pagka matured form na, eto na siya. Yan, may korte na yan. Parang may sungay. Yan o. Diba? Ito na yung matured form niya. Pagka baby, ito yung kanyang itsura. Yan, wala pa siyang sungay. Siyempre, pagka baby, mabait pa. Pagka medyo malaki na, may sungay na. Ayan. Diba? Ganun talaga. Pagka matured na, may sungay na. Pagka baby, wala pang sungay. Shoutout nga pala kay Ruby Solicar. Meron siyang katanungan at tinatanong niya, bakit daw ba ang mga halaman pangkaraniwang nakikita niya sa garden ay mga nakataas ang mga halaman o nakapatong ang mga halaman? Actually, ang sagot ko dyan ay mas magandang tingnan. Una, mas magandang tingnan, pero ang isa sa mga purpose ko kung bakit tinataas ko yung mga halaman o pinapatong ko sa mga patungan ay para yung mga palaka ay hindi nakakalundag sa medyo mataas, diba? Kagaya nito. Ayan, punta tayo dito. Ayan, yung aking mga halaman. Ayan, mga tea plant. So, ayan yung aking mga philodendron. Minsan na ito. Iba-vlog natin yung mga philodendron natin. So, ayan guys. Kung kita nyo. Nakataas yung aking mga halaman. Ayan. Ang tuntungan niya ay hollow block. Ang patungan niya pala. Patungan niya ay hollow block. Ayan, mga buong gabilya ko. Ngayon walang bulaklak. Ayan yung aking mga adenium seedling. So, para yung pangapalaka ay hindi nakakapanik dito sa taas at least medyo mataas. Mahirapan silang lumundag. Ayan, meron akong yellow-orange lantana. So, yun ang isa sa mga dahilan. Kasi kaya ako tinataas ay pinamamahayan ng mga palaka. Yung mga palakang araneta kung tawagan sa amin, yung mga brown na palaka na parang may mga bulutong ang balat, yung puro tagyawat ang balat, yung mga palakang brown, palakang araneta kung tawagan dito sa amin, ay pinamamahayan ng palaka. At ang ginagawa nila, doon sila umiihi, doon sila tumatae. So nangyayari, unti-unting namamatay yung ating halaman at hindi siya gumaganda. Kagaya nito, yung aking red berret caladium. Red berret caladium. Ayan o. Tumawala ng dahon. Actually, naibaba ko siya. Nakalimutan ko itaas. Ayan, isang dahon na lang natira. Nakita nyo, ayan o. Nakita ko may lumundag nung tinignan ko kanina, may lumundag na palaka. Ayan o. Kinain yung mga dahon niya. Isa na lang natira. Ang aking red berret caladium. So yun guys, yun ang purpose ng mga gardener kung bakit ang mga halaman nila ay nakapatong o nakataas. Meron silang patungan. Yun nga yung mga palaka na mamahay sa mga paso. Doon sila umiihi, tumatae, kinakain nila yung mga dahon. Kagaya ng pinakita ko sa inyo, isang atirang dahon. So yun ang purpose ng ating, kung bakit ang ating halaman ay nakapatong. So yan ha, sana nasagot ko na maayos ang ating katanungan ng isa nating ka-YouTuber, si Ruby Solicar. Yan, makabalik natin. Minsan na yan natin ito aking mga caladium. Yan, ang dami kong caladium. Yan, may mga collection ako ng caladium, pero yung iba niya, nakapost na siya. Nakapost na sa aking Shopee shop. Yan, ganda nito. Yan, minsan na yan ako yan isa-isa. Babloggo sa inyo kung ano mga kanilang mga names.
ang aking mga kaladyum. So yun guys, pero hindi yan ang ating vlog ngayon. Ating vlog ngayon ay magpropropagate tayo ng Alocasia tigrina. So yan guys, please continue watching. Vlog ako, wait lang. So yan guys, yung ating tatanim. So yan guys, ito yung ating itatanim. At tayo ng kanyang taniman. Siguro dito na lang. Madaliin natin at buto na naman tayo ng ulan. Hindi na naman natin matapos yung ating vlog. Actually guys, ang Alocasia tigrina ay hindi ko alam kung bakit na mahal sa iba. Kasi may nakita ko sa isang live selling. Siguro mga 3 feet yung kanyang taas. Ang price niya ay 3K na tumataginting. Pero ito kasi nabili ko lang ng mura. Ay parang 150, 2 leaves. Pero maliit lang siya. Sa isang live selling din. Pero ito kasi pag lumaki ay talagang napakagandang tingnan. At ito ay ayaw niya sa ayaw niya sa full sunlight. Ayaw niya sa outdoor. Gusto niya ay semi-shaded area lang. Ito kasi guys ay nasusunog ang kanyang dahon pagka naka direct sunlight. Ito ay ginagamit nila minsan ng mga gardener sa mga landscaping na yung mga lawn garden kung tawagin, yung mga may konting tubig-tubig ganun. Nilalagay nila ito sa gilid. So yun guys, kung bago kayo sa akin channel, ayan pa nga ba, huwag nyo kalilimutan na mag-like, mag-subscribe sa akin channel at pakiclick na rin ang notification bell para lagi kayo ma-notify sa aking mga bagong video. Thanks for watching.